So good day everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Diana Tolentino, so please subscribe. So pag-usapan po natin ngayon is about tips and idea kung paano tayo kukuha ng schedule sa DSWD Batasan. Yan po ay ganito. Kapag halimbawa kayo po ay magpapa-schedule sa DSWD Batasan at gusto nyo humingi ng tulong, punta po kayo sa DSWD Batasan. Ngayon po, magtanong po kayo dun sa guard, dun sa pinakangharapan ng DSWD. Pero hindi po kayo din papapasukin. Palalakarin po kayo palayo dun sa DSWD, then dun sa may gilid po ng karsada, dun po kayo papasok dun sa kabilang gate na kulay white. Doon po kasi yun magpapa-schedule. Papasok po kayo doon sa gate na white. Makakita po kayo doon ng maraming tao. Yun po yung place na kung saan yun yung mga taong magpapa-schedule, kukuha ng schedule. Kaya kailangan po agapan nyo po ang pagpunta doon. Ang oras po na pagkuha ng schedule nila ay 6 a.m. po hanggang 3 p.m. Nagpapasok na po sila ng 6 a.m. Pero ang cut-off po ay 3 a.m. 3 p.m. 3 p.m. po ang cut-off. So, kailangan maaga po kayo kasi marami po humihingi ng tulong at nagpapa-schedule sa DSWD Batasan. Ngayon po, kahit sabihin nyo po kayo ay PWD or senior citizen, ay may priority lang po sila. Meron po silang sariling mga upuan. Yun naman po, kahit sa gawin may mga sariling upuan, may mga sarili silang pila, sa dami po ng PWD at ng senior citizen, madami na po talaga nandun sa loob. Kaya, kailangan po talaga maagap po kayo. At, ito pa, yung regular lane din po, para sa mga normal na ano, tao, yung walang mga kapansanan, yung mga medyo bata pa, mas madali po sila. Kaya kung ako po sa inyo, tangin ko lang may detip sa inyo, agahin nyo ang pagpunta. Kasi po, 6 a.m. na papapasok na. 3 p.m., cut off na po yun. Kailangan, kahit 3 p.m. po, nandun kayo sa loob, tatapusin po lahat yun. Mapa-priority lane, mapa-regular lane, kahit abutin po sila doon hanggang gabi, tataposin po lahat yun. Pero, kailangan, nandun na kayo sa loob ng, ano, ng schedule ng DSWD. Pag 3 p.m., nandun na kayo. Pagkawala sa labas kayo ng gate at papasok kayo ng 3 p.m., hindi na po kayo papapasukin ng guard. Dahil ang oras po nila ay 6 a.m. to 3 p.m. Yan po yung oras ng papapasok nila. At isa pa po, wala na po silang bilang ng tao. Unlimited na po yung tao. Basta ang oras lang po ang susundan nila. Pag 3 p.m., cut-out na po. Hindi na po sila tatanggap. Kaya po sana, kung pwede 3 p.m., abutin na kayo sa loob. Kasi kahit nandun po kayo, kahit abutin kayo ng gabi, lahat po nang naka-occupied ng ganung oras, lahat na naka-occupied na tao doon, regular lane or priority lane, tatapusin po nila yun kahit abutin po sila doon ng kung ano man, kung overtime pa man yan. Basta tatapusin po nila kayo, i-schedule po nila kayo. Halimbawa po, ganito, katulad ko, may 31 po, nagpunta po ako ng DSWD Batasan. Nag-schedule po ako. Umabot po ako, 1:15 po, nung dumating ako dun sa DSWD Batasan. Pumasok nga po ako dun sa may gilid, dun po ako pinapunta. Pero nagtanong ako dito sa harapan, sa gwardiya. Sabi po nung sir, punta po kayo dun sa may gilid. Mayroon po dun gate na white. Dun po kayo papasok. Sabihin nyo lang po, kukuha kayo ng schedule. So, ganun po yung ginawa ako. Kaya hanggat maaari, after lunch, alauna, alas dos, or 2:30 pa yan, makarating po kayo dun. Huwag na kayo papabot ng alas tres kasi hindi na po kayo papasok. So, ganun po yun. At isa pa po, pagka po may 31, ito po, may 31 po ako nagpa-schedule, June 6 po, yung binigay sa akin schedule. Iyon po ay for interview and
For fail out na rin po. Ayun po yung ano, yung magaganap po sa June 6. Interview and payout. Ito naman po scheduling. Kailangan po, pagkukuha kayo ng schedule, tip ko po sa inyo, ha. Kompletuhin nyo na po yung mga requirements nyo para po mabigyan kayo ng schedule. Para sa susunod po, kung halimbawa may kulang naman po kayong requirements, yung pong ibinagay sa inyong schedule, kailangan po madala nyo yung kulang yung requirements dun. Kasi nga po, iisa-isahin po yun ang mga validation dun na mag-i-interview sa inyo para po makasali kayo sa payout. Kaya kumpletuhin nyo na po yun pag nagpunta po kayo dun ng step 2. Pag sinabing step 2, kumpletuhin nyo na po yan. At saka, mabilis po yung proseso ngayon ng pagpapay-schedule. Alam nyo po kung bakit. Yung priority lane, mga senior at saka PWD, at yung regular lane, 10-10 po, 10-10 isang plera ng upuan, 10-10 sa PWD, senior lane, at saka sa regular lane. Ngayon po, meron pong 15 po mga DSWD official, mga nandun, sila po yung magbabalidation ng mga requirements nyo, sila po yung magbibigay ng schedule sa inyo. 15 po sila, kaya bawat isang tao po, pupunta doon sa harapan. Bawat isang tao. Kaya 15 po ang na-access nila sa kung ilang minuto, kung halimbawa 3 minutes o 15 po. Kaya mabilis po, kaya kahit kung ilan man po kayo, matatapos po nila yun. Swerte na rin po nila pag nag-cover time sila. So, mabilis po ang pagproseso ng pagpapay-schedule dahil 15 na DSWD official po ang nag-validation at nagbibigay po ng schedule. Kaya po mabilis kahit marami pong tao. Ang mahalaga lamang po talaga ay yung cut-off time nila, 3 PM. Kailangan nandun na kayo sa loob. Dahil kung nasa labas kayo at 3 PM, hindi na po kayo makakapasok. So, yun po yung importante sa DSWD ay kung gusto nyo magpa-schedule. Tapos po ngayon, yung pong DSWD, meron na po sila mga bagong satellite na kung saan ay mapapalapit na punta. Halimbawa sa probinsya, hindi ninyo na kailangan pumunta ng batasan kasi meron po sila mga bagong satellite office na tinayo dun sa lugar na yun. Ngayon, katulad po nito, ito po yung mga satellite na yan. Kung cover po kayo ng mga lugar na yan, dyan na lang po kayo pupunta. Hindi nyo na po kailangan lumuha sa batasan. Pero ito pa po pala, isang tip pa na ito. Kapag po halimbawa, taga-Rizal kayo, or kung halimbawa, taga-Cavite, or kung taga-saan, pero ang inyong hospital po ay around Quezon City, like halimbawa, NKTI, PGH, PHC, East Avenue, si Reyes, Land Center. Yung around Quezon City po yung inyong hospital. At kayo naman po yung mga taga-probinsya. Pero ang inyong hospital ay nandito sa around ng Quezon City. At diyan kayo nagpapacheck up. Pwede po kayo lumapit sa batasan. Pero kapag hindi po rito ang inyong hospital, huwag na po kayo mag-attempt na pumunta ng batasan. Kasi po, i-refer din po kayo dun sa inyong satellite office na kung saan malapit kayo nakatira. Kung saan merong malapit na satellite office silang nilagay. Kasi po, ang DSWD, kaya nagkaroon sila ng satellite office. Kasi unang-una po, lahat po kasi ng tao ay doon po napunta sa DSWD batasan. So, sobrang dami po. At saka po, pangalawa, para hindi na po masyadong mahirapin po yung mga humihingi ng tulong, pinalapit po nila yung DSWD na kung saan po sila mga tag-provincia, bawa Rizal, Cavite, or kung saan pa man yan, Metro Manila. Meron po sila mga tinalagang satellite office ng DSWD para nga po hindi na nga sila mahirapan pagluwas-luwas. So, kung halimbawa naman po, gusto niyo talaga sa batasan kayo magpunta at ang hospital niyo naman po ay taga sa Quezon City at kayo naman po yung mga taga-provincia at gusto niyo doon sa batasan,
Pwede naman po, ina-accept po nila yun. Basta ang inyong hospital na pinag-check-upan po ay nasa Batasan office. Nasa Quezon City po. Cover po ng Batasan, Quezon City. So, yan po yung pong katanungan ng iba na kung pwede po sila pumunta ng Batasan kahit taga doon sila. Pwede po, basta ang hospital nyo ay around Quezon City. Pero kapag hindi po, doon na lang po kayo sa mga ano, satellite office. Ito po yung mga satellite office na pwede nyo pong tingnan kung taga saan kayo. So, yan po. Ang gagawin nyo lang po, pag gusto nyo mong pa-schedule, kompletuhin nyo po yung mga requirements nyo. Kung ano po yung mga kailangan nyo hinihingin tulong. Katulad halimbawa ng kailangan nyo ng gamot, kailangan nyo ng hospital bill, kailangan nyo ng laboratory, kailangan nyo ng educational assistance, kailangan nyo ng materials assistance, yan po binigay ko yan ng mga DSWD po. Ngayon, kumpletuhin nyo lang po yung mga requirements. At para po kayo ay mabigay ng schedule, ma-assess kayo, at ma-validation yung mga papel nyo, ma-include kayo, then, kaya po, ma-release po yung ibibigay nyo tulong. Kapag naman po kayo ay kumpleto, wala naman po magiging problema dun. Ibibigay po nila yung tulong ninyo. Kaya sa mga gusto pong humingi ng tulong sa DSWD Batasan, sa mga satellite office po, ang pinakamaganda gawin ay complete yun ang requirements at pumunta po kayo ng maaga kasi sa dami po na humingi ng tulong, kahit po may priority lane na senior, PWD, at regular lane po, marami po talaga. Ang pinaka-technique nyo na lang po diyan ay ang pumunta po kayo ng maaga. At yun naman pong halimbawa, yun na sa mga probinsya, Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, may mga satellite office pong itinalaga diyan ng DSWD Batasan para po hindi na kayo mahirapan paluwas-luwas, para hindi na kayo mahirapan pang bumiyahi. So yun ang dun po yung pinakamano ng DSWD. Kaya kung nagnanais po kayong pumunta, pwede na po kayong pumunta. 6 a.m. to 3 p.m. po ang kanilang oras. Nagpapapasok po sila. Wala pong limited na tao. Lahat po makakapasok. Ang ang time limit lang po nilaga ay 3 p.m. Yun po. Kung 3 p.m. at nagtatangka ka pang pumunta ng DSWD, papasok ka dun. Hindi na po kayo makakapasok. Kaya hanggang maaari, kung 2:30 or 2, humabol po kayo. At para po makasama kayo sa schedule, then yun po yung tinatawag na step 1, schedule, tapos step 2, yun po yung interview and payout, releasing ng hinihingi nyo assistance. Mapag-guarantee letter yan or financial assistance. So kalimitan po kasi kapag ka po mga cancer patient, mga dialysis patient, ang binibigay po nila is financial assistance is 10,000, pero pagka yung mga sakit, depende po kasi sa mga cases ng mga sakit at saka depende rin naman po sa pangangailangan ng tulong. Basta kasi po yung binibigay nila dun. Ay, pag po mga medicine, 5,000, gano'n. Depende po rin talaga sa, ano, sa case ng sakit. At yung pong guarantee letter, ibinibigay po nila yung one day processing po yung mga hospital bill. Tapos yun din pong burial, one day processing po yun, basta kompleto po kayo ng requirements. Ganon din naman po yung hospital bill. Kaya kapag hospital bill po, at gusto nyo makahingi ng tulong, kompletohin nyo po yung requirements. Punta lang po din kayo sa DSWD, one day release po yung guarantee letter na yun. Ayun po ay depende sa inyo kung kompleto po kayo ng requirements. Ngayon, kung gusto nyo po malaman yung mga requirements about medicine, laboratory, hospital bill, educational assistance, transportation assistance, meron po akong mga ginawang video about dyan tungkol sa mga requirements. Punta na lang po kayo sa aking YouTube channel at nandyan po yung mga ginawa kong video about requirements sa mga pangangailangan nyo tulong para po kayo ay makalapit sa
DSWD Batasan. At hindi po masayang yung effort nyo kasi ang importante po dyan yung inyong mga dokumento. Panoorin niyo yung aking mga video about dyan kung gusto niyo pong malaman kung ano-ano mga requirements. May mga ginawa akong video dyan. So, yan po yung may bibigay kong tips and ideas sa inyo kapag gusto niyo pong magpa-schedule sa DSWD Batasan. At meron din naman po sila ng DSWD Satellite Office. Yan po ay tinalaga nila para po mapalapit po kayo at hindi na po kayo masyadong mahirapan na biyahe, lumuwas na maaga. Yan po din ay depende rin po sa inyo kung ano po mong gusto nyo. Basta masasabi ko po sa inyo, kung taga-provincia kayo, gusto nyo sa Batasan lumapit, depende po dun sa hospital nyo. Kailangan yung hospital na pinag-check-upan nyo ay doon nakatayo sa Quezon City, cover ng Batasan, pwede po kayo. So, ganun lang po yung may titip ko sa inyo. So, hanggang dito na lang po. And masasabi ko po, agapan nyo lang complete requirements at makakakuha po kayo ng schedule. Dito na po sa Batasan po kayo kukuha ng schedule sa step 1 po. Wala na po dun sa circle. Wala na po sila dun sa circle. Dito na po ulit sila. Balik na po sila mula noong April 24 po. Bumalik na po sila dito. So, ganun lang po mapapayo ko. Ako po ay hindi natatrabaho sa anumang ahensya ng gobyerno. Ito po ay experience ko lang na isinishare ko lang po sa inyo. Kasi, isa din po ako nagma-medical assistance. So, sinare ko lang po sa inyo ang isang maganda kong naranasan diyan. Para po sa akin ay ang DSWD Batasan po ay talagang naibibigay nila yung pangangailangan ng mga tao humingi ng tulong. At marami po silang mga programa. So, yun lang po and good luck and God bless. Thank you po. Please subscribe po at dahil natin ang tingnan.